para naman sa mahilig sa sabaw, may putahe rin dyan na gawa sa tenga ng baboy. Ito ang tenga ng baboy, Lauya. Naku! May pechay, may patatas, may repolyo, bagyo beans. Mukhang magluluto kami ng nilaga. Pero imbis na baka o kaya baboy, ang sangkap na gagamitin namin ay tenga ng baboy? Pwede kaya? Tingnan nga natin. Kasama ko ngayon dito si Alex na magtuturo sa atin ng isang Ilocano dish na kung tawagin ay Lauya. Yung Lauya, parang yun yung version ng mga Ilocano ng nilaga. Pero yung sa kanila ay merong luya. May luya. Kaya nga Lauya! Okay, pero yung version mo, tenga ng baboy yung sangkap. Opo. Bakit mo naisip na yun ang gamitin? Ay usually baka o kaya baboy. Nasubukan po namin sa isang beses nagluto po kami na yung available po namin is tenga lang ng baboy. At naging okay naman po yung kinalabasan niya. Ah, okay. Pero yung process, parang pareho lang ng pagluto ng Lauya. O sige, simulan na natin. So, ang unang ginawa na ni Alex ay pinakulaan na niya yung tenga ng baboy. Okay. Gano'ng katagal mo ito pinakulaan? About 30 minutes to 1 hour sa pressure cooker? Sa normal lang din normal po lang. Naman. Okay. Tapos, pero nilagyan mo na siya ng pampalasa? Opo. Nilagyan ko na po siya ng tubig. Mm-mm. Ng star anise, uh-oh, ng whole peppercorns, at saka salt and pepper. Sa mainit na kawali, igigisa ang sibuyas, bawang at luya. So gaya ng sinabi ko kanina, ito yung parang Ilocano version ng nilaga, pero merong luya na nilalagay. Actually, masarap ang luya sa anumang mga broth kasi pangtanggal siya ng lansa, it makes the broth more refreshing as well. Isasama na rin sa paggisa ang tenga ng baboy. Igisa ko lang po muna to para magkaroon po ng konting tusta sa ating alright. Para mas lalo pong ma-enhance yung at saka para manuot din yung lasa ng luya. Pagkatapos igisa, titimplahan ito ng patis. Ako rin, ganyan din ako magluto. Sinasama ko na sa gisa yung patis. May iba kasi na parang yung patis nilalagay na lang nila sa huli. Pero ako gusto ko kasi lutong-luto yung patis. Tapos sumama talaga siya dun sa ano, sa ginigisa mo. Sunod na ilalagay ang paminta. Yung Lauya po, medyo similar din po siya sa puchero. Ah, talaga? As you can see po, meron po tayong repolyo, bagyo beans, tsaka po saging na saba. Mm-mm. Ang wala lang po ay yung tomato sauce. Oo. Pero actually, meron din kasing mga nilaga na nilalagyan talaga nila ng saba. Ng saging na saba. Para manamis na miso. Oo, kasi may added sweetness siya. Ilagay naman ngayon ang patatas. Ihalo ang stock o ang pinagkuluan ng tenga ng baboy. At dagdagan ng tubig. Siling haba, 2 piraso. Hindi naman talaga maanghang yung siling na yan. Pero ano siya, dagdag na flavor din ng chili. Yan. O tapos, pakukuluan lang natin to. Ilalagay ko na rin po itong bagyo beans. Sa bagay kasi malambot na naman yung karne. No? Apo, mabilis lang din. Bali, papalambutin lang po natin yung patatas. Alright. Kapag malambot na ang patatas, pwede nang ilagay ang iba pang gulay at saging na saba. Ngayon, idagdag na po natin yung ating asukal. Mm-hmm. Ito po yung magsisilbing pambalance ng flavor ng ating sabaw. Okay. Luto na ang ating lauyang tenga ng baboy. Ano kaya ang lasa? Tikman natin. Napaka refreshing nung amoy kasi may luya siya eh. Tapos ang lapot nung sabaw. Ay, ang sarap!
alam mo yung sabaw na parang nakakaginhawa ng pakiramdam, ganun siya. So, para siyang leveled up na nilagang baboy. Kasi nalalasahan mo yung baboy doon sa ano, doon sa sabaw. Pero na-enhance siya ng luya. O, tikman na ngayon natin yung mismong tenga ng baboy. Mmm! Super duper lambot! Panalo actually yung sabaw kasi napakamalasa niya. Lasang-lasa mo yung baboy. Panalo yung luya. Ay naku, ganito na nga ako magluluto ng nilaga. At nakakatulong na naglalabas ng natural collagen yung tenga ng baboy. So may konting lapot yung sabaw. Panalo?